Magandang hapon sa inyong lahat. Good afternoon po. Ngayon po ay Wednesday, October 31st. At sa oras na alauna po ng hapon. 2023. Nandito tayo ngayon sa may... sandali ah. Ayan, Maharlika Highway at sakop ng Santo Tomas, Batangas. At kung matatandaan nyo, yung nakaraang video natin ay nag-mauling tayo sa kaka-open na SM Santo Tomas. May init-init pa dahil nag-open yun ng October 27, 2023. Eh, nandito na lang din tayo. Anong gagawin natin? Lalafang! Takalian na po. Kasi itong pupuntahan natin mga kabayan or kakainan, ito yung Bukal Bypass Road. Eh matagal na natin itong nadadaanan. Eh hindi lang natin nakakainan yung mga restaurant dito dahil busog na tayo. Ito siya mga kabayan. Nandito tayo ngayon sa may Maharlika Highway. At ito yung Bukal Bypass Road. Kung makikita nyo sa map, parang hiniwa. Kasi ganito yan. Itong bypass road na ito ay napakalaking ginawa dahil may ibsa na yung traffic dito sa dati natin dinadaanan ito. Ayan. Tapos halimbawa kung galing naman kayo ng Pansol, dati dito tayo dumidiretso. Eh meron ng Bukal bypass road, ito na nga ay kung galing kayo ng Pansol, kaliwa kayo dyan sa may McDonald's. At dire-diretso na kayo dito hanggang makarating kayo sa pag-aari ng Ninong ni Sweetie. Itong Greenfield. Pag-aari yan ng mga Ayala at lalabas na kayo dito sa may Maharlika Highway at sakop ng Santo Tomas, Batangas. So ibig sabihin, yung Laguna saka Batangas nag-connect. Tapos kanan na kayo dito, pauwi ng Metro Manila. Tapos pupunta tayo sa lugar na ito dahil maraming kainan dyan at isa sa mga restaurant na ito ang ating kakainan. Okay? JP Rizal na pala ito yung dinadaanan natin, hindi na sakop ng Maharlika Highway. So ito siya mga kabayan ha. Ngayon kung galing kayo ng Santo Tomas o doon sa SM na pinanggalingan natin at pupunta kayo ng Pansol, ito na magandang daan. Hindi na kayo iikot doon sa may South Luzon. 2 kilometers lang. Hindi na kayo iikot doon sa may Luzon Expressway. Bago tayo kumain mga kabayan, dadali namin kayo doon sa Manila East Road na sakop na ng Calamba, Laguna. Maliwanag dito sa gabi dahil maraming lamp post. Comment lang po kayo mga kabayan, yung mga tiga dito, baka ito ay nagsasara itong kahaba ng Greenfield, kasi nga ito ay private ito eh. Matanong sana natin ang guard kung ito ay sinasara. Ayun oh. So yun mga kabayan, 24 hours hindi nagsasara. Ito, siyempre, yun. Maganda ng bahay, yun. Matagal na itong open, itong Bukal Bypass Road. Ito na mga kabayan, marami na mga kainan dito. May bahay kubo pa dito oh. Oh, yan kainan yan. Kubuhan. Kainan sa kubo. Oh, kainan sa kubuhan. Ito pa oh, ang ganda nito oh. Mang boys, ihaw lechon. Lechon. ito lomi yan oh. Lomi ba ito? Bar and restaurant. Lomi King. First time natin dumaan dito ng papunta ng Los Baños, di ba? Oo. Lagi tayong galing ng Los Baños palabas ng pauwi. Oh, Santo Tomas. Kasi nga iniiwasan namin yung traffic diyan sa may Calamba. Ang ganda ng island na yun, no? Ano kaya yun? Ha? Yun, no? Oo nga, no? Baka yun ang, Talim. Talim, no? Ula-ula na naman tayo. Baka yun ang talim. Ang ganda. Oh, ito, ang dami lang kainan dito. Oh, legit.
just lechon. Oh, ito marami dito. Next, coffee. Kaya pag galing kayo ng Pansor or Los Baños, may magpagutom kayo, dito kayo kumain. Basa-basa kasi well, yan. Okay. Oh, yan yung McDonald's, oh. Yan yung pinaka-highway. Oh, yan yung highway. Diba? Dito na tayo mag-U-turn. Oh, kasi mahirap doon. Oh. Ayan ang mga kabayan, ang landmark McDonald's. Pagka pakaliwa, papunta yan ng Maynila. Yung pakanan, papunta yan ng Pansol or Los Baños. Okay, sige. Dito kami dumadaan o kumakaliwa pagkagaling kami ng Los Baños. Okay, babalik tayo ha. Dahil pupunta tayo sa ating kakainan. Pabalikan tayo dun sa may Santo Tomas. Pinanggalingan natin. Biglang dumami ang nagkakainan. Parang hindi mo napansin yung alin? Maalat na itlog ni Kuya. Ayun o. No? Ay, ito nga pala. Itlog ni Kuya. Yeah. Ayun. Ang dami pa. Hindi naman masyadong kaalatan yung itlog ni Kuya. Ano? Hanapin mo yung La Dolce ha. La Dolce Seafood. Kanin. Ayun. La Dolce. Ayan na. Pasukan pala. Uy, maganda ha. Cute yung bahay. Oo, may mga kubo-kubo. Oo. Kahit yung ano yun. Ano may ito? May coffee shop sila. May coffee shop? Oo. Restaurant. Ano ito? Span na to eh. Ha? Ayun ang restaurant doon. Saan? Yung dolls, nakita mo yung ano? Yung Mayroon din siguro dyan, parang ito yun. Ayan oh, nga. Ayan. Diretso. Oh, ayan na si ate. Oh, ay, ito ang pinaka ano nila. Oh. Ayan. Oh, ito. La Dolce. So, ito na yung area mga kabayan. Simula doon sa pagpasok natin. Saka itong kanilang Kenya Cafe. At habang papasok tayo dito ay madadaan natin yung kanilang spa. At sa harap ng spa, meron din mga kubo-kubo. At ito naman, hindi pa ito open. Magiging sanggyupsal ito. At dito tayo ngayon sa seafood restaurant. At ang harap mismo, pili na lang kayo ha, kung gusto niyo sa loob o dito sa may Al Fresco. Eh, 2 PM na ngayon, kaya nagalisa na yung mga ibang kumakain. Halika, tingnan natin yung mga kanilang mga menu. Oh, ano pala ito eh? Parang resto bar. Okay ang lugar. Ang open po ng seafood restaurant ay 10 a.m. to 12 midnight. At walang saraduhan. Monday through Sunday. Oo. Oh. So yung mga kabayan, nag-order tayo ng 4 na klase ng dish. Ito ay talagang lutong Pilipino. So ang unang ipapakita namin sa inyo, ito. Hmm? Ang lalaki pala ng servings dito. Oh, ito yung pansit. Pansit canton. Oo. Kita niyo yung sahog, tahong, shrimp. Vegetables. Oo. At anong tawag dito? Punong-puno ng sahog. Gulay. Mm-mm. Nakahanda na yung, ano, yung kalamansi. Oh. Pakitabi mo na, sweetie. Ito ang pinakamatagal na namin hindi natitikman. Ito. Lagi naman kami nagtitinulang manok, pero ito ay tinulang native na manok. Hmm?
Sa probinsya lang nakakatikim. Oo, ang sarap nito pagka mayroong patis at sili. Tapos, ito naman yung matagal ko na rin hindi natitikman. Sa probinsya ko ba natikman ito? Itong papaitang baka. Dito ko lang pala matitikman. Tingnan nyo yung mga servings, oh. Pagmaramihan. Oo. Tapos, ito namang grilled tanigi. Diba? Tapos, meron siyang avocado shake. Avocado shake. Ito. Okay. Una natin titikman itong pansit. Baka tuluyan ng lumamig. Ngayon, pipigaan natin ng konting pahingin na nito. Kalamansi. Kalamansi. Kain po tayo. Ang sarap. Yung hinahanap natin talagang lasang pansit. Kasi hindi maalat. Kahit kapansit canton siya. Kasi tama. Yung ibang pansit canton, pag nasubrahan sa toyo, maalat na. Ah, tama ka. Panalo yung pansit dito. Order ninyo mga kabayan. Ibang klase yung flavor niya. Hindi yung sarap ha, yung flavor niya ang pinag-uusapan dito. Ay, alam ko na. Ano? Seafood eh. Kaya nga. Seafood ang nagdala, kaya naman pala. Kasi di ba ang natitikman nating karaniwang or authentic pansit ay pork yung halo, saka chicken. Chicken. Ay, seafood naman pala eh. Kaya naman pala iba ang flavor. Malasang malasa. Mm-mm. Basta pansit. Okay na ako eh. Masaya na ako. So, ang lasa ng mga seafood, ng shrimp, ng mussels, andito na lahat sa pansit. Tabi mo muna dyan, titikman ko itong aking papaitan. Ito siya mga kabayan, ha? Bago ako kumuha sa aking bowl. Ipapakita ko muna. Sa ano, tawag dito? Sa probinsya mga kabayan, pagka kumakain kami nito o nagiinuman sa ilalim ng puno ng mangga, nakasalang ito sa apoy. Para hindi lumamig. Sino nakaka-relate? May mga tiga-probinsya? Tapos, titikman ko muna ng walang kalamansi. Kasi masarap ito sa may kalamansi. Di ba talaga yung papaitang baka sa papaitang kambing? Di ba? Kulang lang siya sa anghang. Tanong ko lang, yung pait niya, okay lang ang lasa? Ah, hindi. Okay lang yung pait niya. Tama-tama lang. Hindi naman masyadong kapaitan. Lalagyan ko na ang kalamansi. Habang inaantay natin yung sili. Ang laman niya mga kabayan, pagka sinabing papaitan, ito yung tuwalya. Basta mga lamang loob. Kakain ako ng kanin. Habang ko lang ba? Titikman ko lang ito ng may sili, ha? Tapos, titikman na natin yung chicken. Uy, naku, lalong sasarap ayan, no, ito. Ayan, yung sili mo, yung labuyo. Oo nga, no? Pati ba naman sili, talagang siling probinsya, labuyo. Dapat pala dinuro ko muna bago ko nilagay ng sabaw. Eh, wait ka lang eh. Excited lang, no? Excited lang. Eh, ganun ang gagawin ko eh. Ay, sorry. Tapos, ibubuhos natin dito. Uy, ayan, no? Mga kadada, ang sarap ng papaitan. Lumalaban talaga yung anghang. Yung mga kasuwiti, malamang hindi kakain ito. may pang ano kami dyan, ito. Yung tinola. Okay. Yeah. Mayroong beer dito sa mga alak, oh. Baka gusto, ay, malayo. Malayo ang drive ko. Yan. Bitin ako sa kutsara. Nalimutan ko, inubos mo pala lahat ng sili. Masarap din itong may sili, itong yung tinola. O sa kapatis. Sa kapatis. Kaya nga. Ang ganda ng pagka-native ng manok. Ito, yung matagal nating hinahanap. Kasi noon dyan sa may Legazpi Market, nakabili kami ng native na manok. Wala ng balahibo. Kaya pagka bibili kayo ng native na manok, huwag kayong bibili ng wala ng balahibo. Yung patay na, ha? Kailangan bibili kayo ng buhay para malaman nyo kung bata pa. Si Sweetie noon, nadali. Bumili ba naman ng patay na? Nako, maghapon ang pinapakuluan, di pa tumitigas. Ay, di pa lumalambot. Tandang yata yun. Tandang yata yun eh.
Ang sarap taga ng papaita, no? Sabay kain itong dalawang balang. Ba yung tirap kita da, panalo yung tinolang native na chicken. Talaga masarap yan, balasa yan. Malasang malasa. Magkakanin ako dito. Ang sarap. Maraming food dito mga kabayan, mayroong crispy pata, lahat, iwas muna kami dun. Papakita ko sa inyo mamaya yung menu. Titikman natin itong native na tinulang manok. Papakamot ako sa sarap. Ay, grabe. May ibibigay ako sa iyo. Sige. Favorite part mo to? Ah, yung puwet. Oo. Ito rin, may puwet din yata ito. Oh, ay, meron ka rin. Pero mas masarap itong akin, yung puwet ko. Yung puwet mo? Yun. Yan. Matambok yung puwet ni Sweetie. Yung sa akin, manipis na yung puwet ko. Sarap nito, ginatang, ano? Meron din kaya sila nun? Meron ba kayong ginatang ng native na manok? Meron? Ay, wala. Masarap ito sa ginataang native na manok. Ay, malambot yung ano, yung malambot yung texture ng native na manok. Bata pa ito. Gagawa tayo ngayon ng sili. Ah, kalamansi. Patis. Pero ako kahit wala na yan, yung lasa niya panalo na sa akin. Tapos, sili. Ibang iba talaga yung native na manok sa tinola. Malayo, ibang-iba ang lasa. Nag-order pa kami ng isang rice. Labitin ako. Mas masarap pa rin yung ulam mo, tanigi. Oo, titikman natin itong tanigi. Ang gusto ko talaga sa usaman dito sa tanigi, yung toyo mansi. Pero titikman natin itong kanyang sausawan. Halo-halo na yan da. Eh, lahat naman masarap eh. Ngayon, titikman natin. Ayun na, naghalo na rin yung tanigi sa sabaw ng manok. Naghalo-halo na. Alam niyo naman ang lasa ng tanigi. Gusto ko lang kasi ng isda. Kasi yung mga nakaraan, puro tayo matataba. So lahat ng nakain namin dito mga kabayan, grabe, lahat panalo. Nag-enjoy po ako. Wala na akong masasabi, kundi pumunta na lang kayo at tikman. So ipapakita ko sa inyo yung menu. Tapos yung bill, hindi na ako makatayo. Hala! Ngayon, pagbigay ng OR niyan, meron pang discount yan dahil meron tayong senior citizen card. Itong presyo na ito na babayaran natin kung halimbawa wala kayong mga discount card. Kung makikita nyo naman mga kabayan, yung serving, ang lalaki. Mga tatlong tao,